Pwede ba? Hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kapag hindi ka tinatawag, huwag kang lalapit. Papansin ka rin eh. Sige nga, Ginag. Ayoko. Hindi ko kailangan ng luto mo. Ayoko tikman yung luto mo. Umalis ka dito. Ngayon magpapakinanay ka sa akin? Ano na sakit? Ha? Ay, hindi mo naman ako minahal, di ba? Wala tayong pinagsamahan. Huwag mo akong iiyakan. Huwag mo akong tadramahan! Oh, ate, kamusta na? Oh, napasyal kayo. Luigi, ang laki-laki mo na. Eto, yes. Nasunog kasi yung bahay namin sa probinsya. Oh my God. Binenta ko na rin yung lupain para paniwala namin. Sigurado kayo? Okay lang ba kayo? Oo, okay lang naman kami. So, paano ako makakatulong? Pwedeng makitira muna kami sa inyo. Yun lang naman pala, ate. Ang laki-laki naman ng bahay ko, saka may extra guest room ako. Anytime, sino-sino pa ba naman ang magtutulungan? Huwag kang mag-alala, maghahanap naman ng trabaho pamangkin mo si Luigi. Ayos lang yan. At walang problema yan, okay? Are you sure? Okay kayo? Okay lang po kami, tita. Okay. Ikaw, ate? Kumusta naman si Virgo? Si Virgo, ayos naman siya. Actually, nag-i-intern siya ngayon. Pauwi na yun maya-maya. Kasan? Mami! Oh, nandito si... Mami! Na-miss kita. Ano mo ba? Pagod ako ngayon. Lalo akong napagod pagka-uwi ko dito sa bahay, ha? Anyway, magpapahinga na ako, ha? Kasi drain na ako, eh. Tsaka bukas, may lakad ako ng mga friends ko, kaya kailangan ko na magpahinga. Okay lang? Anak, o nga pala. Sige na, ma. Pagod ako eh. Bukas na natin mag-usap. Bigyan mo na ng tamang panahon, okay? Dadating din yung oras na magkakausap din kayo. Ang ate mo. Paano tayo matatapos sa thesis natin? Eh, tinan nyo, walang talang laptop oh. Pabuklat-buklat lang. Bubuhatin na naman natin ito. Ay, nako. Gee, hanggang ngayon ba naman? Kayo, kumusta yung ginagawa niyo dyan? Eto, malapit na matapos yung revision. Okay. Yeah, I'm almost done too. Sumasakit na yung ulo ko dito. Kapag kape kaya? Ate Virgo, baka gusto niyo po ng maiinom. Pwede po kayo ipatinta ng kape or bigyan po kayo ng tubig. Pwede ba? Hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kapag hindi ka tinatawag, huwag kang lalapit. Papansin ka rin eh. Alis! Tsaka pwede ba? Huwag mo ko tatawagin ate. Ano? Alis! Okay po ate. Masasabi lang huwag mo tawagin ate. Girl, ba't ang kaibigan mo? Sino ba yun? In fairness, ang cute niya. Cute dun. Katulong namin yun. Ha? Katulong? Eh, puro kayo babae dito sa bahay, di ba? Tsaka feeling ko siya yung kapatid mo. Di ba nakwento mo yung before? Alam mo, ikaw, Kira, lahat na lang eh. Okay. Kapatid ko. Oh, nandito sila ng naning niya. Kasi nasunugan daw sa probinsya. Ayun, kailangan na naman nila ng pera, kaya nagsusumiksik dito. Kailangan na naman nila ng tulong ni Mami. Tulad ng sinabi ko sa inyo, di ba? Binigay ako kay Mami kasi... Kailangan nila ng pera. Anyway, yung napag-usapan yun, tapusin nyo na yung ginagawa nyo para matapos na tayo. Well, for sure, nandito nga yung mga yan dahil wala silang pera. Or may kailangan sila. Girls, exactly. Huwag naman ganyan. Baka kailangan talaga ng tulong. Pwede ba, Kira? Hindi mo sila kilala. Huwag mo sila kinakampihan. Sino ba kaibigan mo dito? Di ba ako? Ang bagay sa'yo, be. Anyway, tala niyo si Gigi umalis na. Wala kasi maambag na naman eh. True. Para sa'yo talaga yun. Kaya nga. By the way, girl. Matanong ko lang. Where's your mom who abandoned you? Kaya nga, asan siya? Alam mo, Sal, kanina ka pa eh. Yung mga ganang tao, hindi dapat pinag-uusapan. I'm just curious. We are just curious. Di ba? Tita mo lang yung tinuturing mo mami ngayon. Asan yung totoo mong nanay na nasa probinsya? Isa lang yung mami ko, okay? Si Mami Isa. Well, gusto niyong pag-usapan, di ba? Wala siya sa probinsya, nandito siya. Nagsusumiksik dito sa bahay namin kasi kailangan ng pera. Nanay ko lang siya sa dugo. Ang nagpakananay sa akin, si Mami Isa. So, siya lang yung mami ko.
Virgo, huwag naman ganyan. Sakit mo naman magsalita. May point na pa rin siya. Sana, girl, sa kapag luto na ako, baka gusto niyo kumain, pagkain ko kayo. Ano ba nakabot dito? Hindi ko kailangan. Busog kami. Umalis ka. Sige na. Ang sarap ng luto. Wala ka ba naiintindihan? Wala ma. Eh, ayaw namin kumain. Umalis ka. Ato kong baboy yung niluto ko. Sige na, kumain na kayo. Sige, tignan na. Sige na. Hindi ako nagugutom. Hindi ka nagugutom. Kakakain lang natin. Ano? Kakain tayo sa labas. Hindi. No, kakain kami sa labas. Umalis ka. Sige na, ginag. Ayoko. Hindi ko kailangan ng luto mo. Ayaw kong tikman yung luto mo. Umalis ka dito. Ngayon magpapakinanay ka sa akin? Papakita mo sa mga kaibigan ko? Eh, dapat nga malaman nila na wala kang kwentang nanay. Inabando naman ako, pinaampun mo ako kay Mami Isa. So ngayon, siya na yung nanay ko. Ikaw, hindi kita kailangan. Umalis ka na. Virgo, huwag naman ganyan. Ano, wag? Ano? Deserve niya to? Hindi mo pa akong papatawag. Huwag mo akong tatawaging anak. Okay? Huwag mo akong tatawaging anak. Hindi kita kailangan. Hindi kita nanay. Umalis ka dito. Huwag mo kaiyakan. Dadramahan mo ko. Bakit? Virgo, tama na. Ano masakit? Ha? Virgo, eh, hindi mo naman ako minahal, di ba? Wala tayong pinagsamahan. Huwag mo akong iiyakan. Huwag mo akong dadramahan. Pwede ba? Huwag ka maawa dyan. Nagpapaawa lang yan eh. Tulad ng ginagawa niya ngayon sa mami ko. Nagpapaawa siya kasi kailangan niya ng pera. Virgo, na ngayon kung palalabasin mo na gusto mo makasama, umalis ka dito! Mahal na mahal kita. Mahal mo ako? Hindi mo ako mahal. Wala kang kwentang ina. Umalis ka dito! Huwag mo akong iiyakan. Huwag mo akong dadramahan. Pwede ba? Huwag ka nagpapaniwala dyan. Virgo. Hindi ko siya nanay! Ayaw kita maging nanay! Umalis ka na! Isa, aalis na lang kami. Bakit? Anong nangyari? Ba't ayaw mong magsalita, ma? Kung ayaw mong magsalita, ma, ako magsasalita. Tita, inabahiya kami ni Ate Virgo sa harapan ng mga kaibigan niya. Si Virgo? Pinahiya kayo sa mga kaibigan niya? Opo, tita. Alam naman po namin, tita, na masama ang loob sa amin ni Virgo, lalo na kay mama. Pero hindi yung tama yung pinapahiya kami sa harapan ng mga kaibigan niya. Okay, sandali lang. Tatawagin ko. Virgo! Pa naman tong bata na to kahit kailan. Ma! Ano tong naririnig ko na binastos mo daw ang nanay mo at ang kapatid mo sa harapan ng mga kaibigan mo? Ma! Ano ba naman? Naniniwa... Ano? Aalis na lang kayo? Magsusumbong pa kayo? Sisiraan niyo ko? Bakit? Inano ko ba kayo? Kayo itong papansin eh! Di ko na nga kayo pinapansin, tapos lapit kayo na lapit sa akin! Ano ka ba, Ate Virgo? Magkaroon ka ba ng konting respeto sa nanay natin? Huwag makakayaan ang ate-ate! Pwede ba? Respeto? Bakit? Tandaan mo, Ate Virgo! Hindi ka mababuhay dito kung hindi dahil kay nanay! Eh sana hindi niyo lang ako binuhay! Papamigyan niyo lang din naman pala ako! Tapos ganyan, babalik kayo dito, bakit? Kailangan pera. Yun yung gusto nyo kaya kayo nandito. Umalis na kayo! Tama na. Sige, tita. Alis na kami. Walang aalis. Ano hindi? Mapaalisin mo sila. Pera lang kailangan nila sa'yo. Okay? Paalisin mo na yung mga yan! Tumigil ka! Walang aalis! Hindi kita pinalaki ng ganyan para bastusin mo harap-harapan ang nanay mo at ang kapatid mo. Sige man. Hindi na ikaw ang Virgo na kilala ko. Handa mo yan. Ayaw mo silang palisin? Ako aalis nito! Eh di umalis ka! Alas! So bibiliin mo yung mga yan? Ha? Huh? Eh nandiyan lang naman yan kasi may kailangan sila. Hindi kita iniwan, di ba? Virgo, tandaan mo, hindi na kita kilala. Hindi na ikaw yung Virgo na kakilala ko ngayon. Hindi ikaw ang anak ko. Hindi kita pinalaki para maging ganyan ka. Eh bakit ma? Anong gusto mo? Ha? Bumalik ako dyan? Iwanan kita? Hindi mo naiintindihan. Tanda mo, Virgo, may dahilan ng nanay mo kaya ka binigay niya sa akin. Noong mga panahon na yon, may sakit ka at wala na siyang ibang matatakbuhan kundi ako. Yun ang sakripisyo na ginawa ng nanay mo. Kahit napakalayo niya, hinayaan niyang mamuhay ka sa akin sa kabila ng maging maalwan lang ang pamumuhay mo. Pero tandaan mo, Virgo, mahal na mahal ka ng nanay mo. Anak, patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Sorry po. Hindi niyo naman kailangan hinatawad sa akin.
Naiintindihan ko na. Patawarin niyo din ako, ha? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Maraming salamat, anak. Sorry din, Luigi, ha? Bigyan natin ng time yung mga sarili natin na makilala yung isa't isa.